mga suki. Good afternoon. Hello mga suki. Good afternoon. Ngayon naman, may picture ako na isang herbal plant na nandito sa Aldan Mayana Garden. And must have sa mga bahay, dapat meron tayo nito. Ang laking tulong niya, especially ngayon na uso yung mga COVID, like may ubo, sipon. Kasi na-try ko last week. Yan, si oregano or sa Bisaya kalabu or karabu. Last week dahil sa rhinitis ko, nagkaroon ako ng ubo. So natakot ako, syempre mahirap ngayon magpa-check up. Tapos naalala ko na marami pala kaming oregano dito sa Aldan Farm. Galing pala ito kay Ma'am Bernadette Morcillo. Hi Ma'am, thank you. So pinapadami namin to actually dahil sa dito sa bukid, normal lang na may mga lamok. So ito siya pangtaboy sa mga peste, lalo na sa mga kumakain ng mga plants. So marami ako nito. Nilagay ko rin siya dito sa ilalim ng mga succulents para pantaboy sa mga peste. Ayan. Then, meron din ako doon sa may sa kubo para walang lamok dyan. Then, meron din ako dito sa side sa may swimming pool. Yan, oregano yan. Yan, oregano. Tapos doon pa. So bala ko siya paramihin dito sa may kubo banda. Ipat ko lang kasi pangit yung lupa dito na side. So madali lang din siya i-propagate. I-cut mo lang ito. Yan, cut. Then itusok mo lang. Then hindi mo paarawan. So mabalik tayo doon sa kwento ko na Makati yung lalamuna. As in, nag-umpisa na akong inuubo. So ang ginawa ko, kumuha ako ng mga 6 na piraso na ganito kalaki. Tapos hinugasan ko. Tapos idinarang ko sa may apoy yung parang halub. Then hinugasan ko pala, then dinarang ko sa may apoy para matanggal yung mga impurities niya para safe kasi maraming alikabok or mga peste na dyan. So para safe, ganun ginawa ko. Tapos dinikdik ko siya, then yung katas niya, yun ang magsisilbing parang syrup. So para siyang yung juice niya ng dahon. Tapos ininom ko siya mga 3 days. Imagine mo, 3 days. Morning, after breakfast, yung pagkatapos ng magsipilyo, yun ang ininom ko ng dahan-dahan para daan dun sa throat na dahan-dahan din. Then pagkatapos naman, before matulog, yun siya ang pinakalas ko na ginawang ininom ko bago ako natulog. So after magsipilyo, inulit ko yung process, yung kumuha ko ng 5 o hanggang 6 pirasong dahon, hinugasan, idinarang sa apoy, dinikdik, piniga, then yung juice, yun naman ininom ko ng dahan. Then imagine mo pagka following day meron na improvement. Yung masakit na lalamunan na parang may phlegm na matigas na di mo alam kung paano mo siya ilabas. So yun lang ginawa ko, yung karabu or oregano.
kahit wala pang Google noon, yung oregano is, ano na siya, well known na talaga siya sa amin. Nung sa lula ko pa, sa mama ko pa, yung maliit kami, karabo oregano para sa ubo. Pero ngayon sa Google, makikita mo marami siyang mga medicinal uses pala. Antioxidant, sa tiyan, kahit ano-ano pa, sa skin, rashes. So, ang dami niya palang antifungal, antibacterial, parang lahat na ata meron siya. Then, nutrients booster or immune booster din siya. Kaso lang, yung naproven ko lang talaga is lately yung sa ubo. Yun lang ang ininom ko. Wala akong ininom na gamot para sa ubo. Kaming dalawa ng partner ko na si Honey is ganun din ang ginawa pala niya, yung karabo or oregano. So kaya, kaso lang dito sa atin, hindi ito, parang walang support sa government na i-promote. Kaya tayo-tayo na lang, home remedy. Isa siya sa pinaka-ano, mabisa. So, masolusyonan talaga yung mga ubo. Though no approved therapeutic claims, pero yun ang na-experience ko sa kanya outright. 2 to 3 days lang. Kaya paramihin natin itong oregano na ito sa mga garden kasi nga magaling din siya sa mga pantaboy sa mga peste o repellent, lalo na sa mga mosquito. Yan. Mabalik tayo dun sa may kubo. So, nakapwesto yan siya dito sa may bintana ng kubo. So, kung saan kami nakaupo, yun. Doon siya nakapwesto. Kung mag-propagate kayo, naituro ko naman yung stem cuttings lang. Then, sa init, wala siyang problema kasi sobrang init na area dito. Yan, paramihin lang natin sila. Thank you for watching, mga suki.